magandang araw po mga kamay kaalaman ng Kolokoy, no? Mga karabit. So ang topic po natin ngayon ay hinggil sa hand feeding or bottle feeding, no? So ang posibilidad na dahilan kung bakit kailangan nating mag-bottle feeding, no? Kasi maramang bottle feeding ito po yun, no? So pwede pong gamitin to at pwede rin ang syringe, no? So kasi may mga dahilan kung bakit tayo kailangan mag-hand feeding or bottle feeding. Una dyan, una kasi malamang namatay ang dam, oh. Kaya namatay si mother doe, no? O kaya pangalawa, maaari naman na unhealthy si doe, no? Malamang nagkasakit. Halimbawa, nagkaroon siya ng sore hocks, mange, at iba pang sakit na maaring dahilan kung bakit hindi magpa suso si mother doe, no? Halimbawa, yan yung mastitis, no? Kasi nanayan sa suso ni mother doe, no? Malamang ang mastitis, ang dahilan niya ni bacterial ang dahilan, no? Bacteria ang dahilan at baka mahawa pa ang mga kids, no? Para maiwasan yan, kailangan nating mag-bottle feeding, no? Unhealthy si doe, maaaring dahilan yan, konti ang supply ni mother doe, no? Kaya dapat pag mag-breed tayo, gaya na sabi ko, kailangan maglagay tayo ng mag-administer tayo ng vitamins sa mother doe. Kung sa ganun, pag healthy si doe, no? May mga vitamina na pampagatas sa mother doe, na makikita nyo po yan sa mga nauna ko pong video, no? Okay, pangatlo, no, na dahilan kung bakit kailangan mag-battle feed ay lack of mothering skills, no? Baka bata pang nabuntis ang mother do, kaya wala siyang kakayahang magpa-dede, wala pang skills o kakayahan na magpa-dede. Kasi nga, parang sa tao yan, no? Pag maagang nag-asawa, no, irresponsible ang tao na maagang nag-asawa, no? Kaya minsan nagkakaroon ng hiwalayan, no? Or hindi niya alam masikasuin ng pamilya, no? Sa lalaki, minsan mabarkada pa. Ngayon, sa babae, ganun din. Kaya hindi na asikaso ang pamilya kasi masyadong maaga. Sa rabbit, ganyan din, no? Kaya kailangan ang pag magpapambreed tayo ng rabbit, nasa 7 months. Yan ang tamang edad, no? Lalo na sa New Zealand, rabbit, no? 7 months, yan ang ideal age para magpa-breed upang meron siyang mothering skills. Kaya lang nga, minsan may mga pagkakataon na kailangan nating i-bottle feed, no? Ngayon, ano ang mga pwedeng milk na kapalit, no, ng rabbit milk? Ang pwedeng kapalit ay number one is goat's milk, no? O gatas ng kambing, no? Mabibili po natin yan sa mga suki nating agri-vet supplies, no? Pangalawa ay ang kitten's milk, no? O gatas ng pusa, no? Mabibili natin sa mga agri-vet supplies or sa mga pet shop. At subukan nyo rin pong i-check sa online, no? Sa mga online shop, no? Baka meron kayong makita. Pero meron na akong tinignan ko sa online shop. Merong mga goat's milk at kitten's milk, no? Ang range nila merong mga nasa 250 pesos, no? Or pataas, no? Depende sa brand. Okay. So, ngayon, kung problema, kung wala, kasi biglaan ng namatay bigla si mother doe, no? Gabi na, wala tayong mga gamit or wala tayong mabili, no? Kaya kailangan na mapa-dede ang mga kids. So, pwede naman ang cow's milk, no? Gaya na sabi ko, mausay na meron tayong ginawa kaysa pinabayaan nating mamatay. Pero ano yun lang yun, no? Last resort na lang po, no? Kung wala talagang mabili, dun tayo gagamit ng cow's milk. Okay? Kaya dapat para maiwasan yung yung ganyan, no? Pag mag-breed tayo, may dalawang doe na sabay, no? O kaya tatlong doe na sabay. Para kung mamatay man ng isang doe, may dalawang extra na doon na pwede nating ipaampon ang kits ng namatay na rabbit. Alam ba, namatay ito, yung mother doe, pwede nating ilipat sa dalawang doe yung kanyang anak pagatiyan nila, no? Pero ang problema kasi kung baguhan tayo, kadalasan konti pa ang rabbit natin, no? Kung namatay siya doe, so ang chance lang natin ay i-battle feed ang mga kits. Okay,
Pero kahit na magba-battlefield tayo, no, may chance pa rin mamatay ang kiss, no? Una, dahil sa one, maling formula, okay? Dahil sa maling formula, hindi maaaring yung iba magtitipid, masobrahan ng tubig, no? Kesa sa milk. So, mamamatayin pa rin tayo ng kids, no? Ano pa? Maaaring ang gatas na, ay napunta. Ang pangalawa ay ang gatas na napunta sa baga ay magkaka-pneumonia. O mali yung paraan natin ng pagpapa-battlefield, no? Pagpapa-deady natin. At minsan pumapasok sa ilong, no, ng rabbit ang milk na mula sa bottle o sa syringe. So mamamatayin pa rin tayo ng kids, okay? Pangatlo, bago namatay si mother do, hindi nakadiri talaga yung mga kids, no? Malamang hindi nakakuha ng antibodies, no, mula sa colostrum. Okay, yung colostrum ay yung kulay yellow na milk yan, eh, no? At ang colostrum, first form of milk, no, produced ng mammary glands ng ni mother do, no, o ng anumang mammals. Ang problema diyan, pag hindi nadiri yun, mahal importante yun, eh, no, para may panlaban sa may antibodies yun na panlaban sa mga bakterya o anumang sakit na pwedeng makuha ng kids, masustansyang ano yun, eh, nutrient rich at panglaban sa bakterya yung colostrum, eh hindi nadiri ng kids, no, namatay kagad, alam ba, pagkapanganak, no? O kinagabihan, namatay si mother do. So, problema po yan, no? Okay, so, mamamatayan pa rin tayo, no? Pero ang ganda, at least, yung colostrum kasi, panlaban niya sa mga, maaaring sa infection, no? Okay, so, pwede pa rin, pangapat na dahilan ay, sabi nga, yung colostrum, no, panlaban yan sa infection ng maaaring magka-infection kasi pagka hindi mag-infection ang kids, pag hindi na dede ng kids ang colostrum. Okay, yung pangapat, yung fatal diarrhea, no, intestinal bacteria, kasi sensitive po ang kids, no, yung tiyan ng kids, kahit ang mga rabbit sensitive sila sa kinakain nila, lalo na ang mga kids, so pwedeng magtae kung hindi nila kung hindi, no, maayos na nalinis ang mga bote, no? So kailangan ang bote, yung pet nursery bottle na ito, kailangan na sterile, no, nalinis natin mabuti, sabon natin, ha, totally clean para kung malinis siya, free siya sa bacteria, no. Okay, yun po, no, ang mga dapat gawin, no. Okay, so ngayon, ano naman kung ang nalinis na natin yung nursery bottle, no, maging yung syringe, ano ang tamang formula, no? Okay, so ito mga estimate lamang po ito kasi nasa sa inyo po kung kulang, so pwede nating dagdagan ang formula na ito, no. Formula, from 0 to 1 week na kids, no, 0 to 1 week na kids, 2 to 2.5 cc, no, or mL feeding. Okay, sa 1 to 2 weeks, 5 to 7 cc or mL it's feeding, no. Okay, 2 to 3 weeks, 7 to 13 cc or mL per feeding. Okay, 3 to 6 weeks, 13 to 15 cc mL per feeding, no. Sa 2 to 3 weeks, no, sa 14 days, pwede na kumain ng grass or pellet ang rabbit. Okay? So yan, ito ano, estimate lang, so per feeding po yan, ha. So mamayang hapon, kung gutom ang kids, okay, pa inumin po natin, no. Ngayon, kung may sumobrang milk, pwede nating itabi sa ref, no. Within 24 hours lang 'yun, no. After 24 hours, itapon na po natin kasi maaaring maging peligro na sa kids natin. Okay, kung may sobra. Kaya dapat, kung maganda, kung sobra, bawasan natin ang milk formula natin. Okay, sa feeding procedure naman, no, gaya na sabi ko, ang mga ang pwedeng gamitin natin. So ito, no, ang syringe, pwede ito, no. Syringe na 1 ml, pwede po ito, no. Syringe na 1 ml, malabo, ah.
Ito yan. Okay, yan. Series na 1 ml po ito eh. Nabura na yung ano niya. Bilhin na lang po ng bago, no? Bili po kayo ng series na ganito. Pwede po yung ganito. Or pwede rin po ang ito, pet nursery bottle. Mabibili nyo po ito sa inyong mga suking agri-vet store or pwede rin sa online. Okay, so anong gagawin? Kailangan munang linisin mabuti. Oh, ayan, kagaya na nilugasan ko yan. Nilinis natin mabuti ang syringe, no, para hindi mag-diary ang mga kids. Kapag yung pet bottle, kaya nga merong pet nursery bottle, no? Kaya nga merong ayan, no? Merong siyang ito, palinis, no? Yung may brass, no? May brass, tapos meron siyang dalawang spare na nipples, no? So ganyan, linisin natin to. And then ano ang procedure? Bago pa didiin yung kits, so pwede nating gumamit ng cotton balls, no? Yung cotton balls, bilugin natin, tapos iganon natin sa genitals, no? O malapit sa ari ng kids. Para, bakit ganon? Para ma-encourage natin yung kids na umihi, no? Bago siya dumede, no? Umihi or tumae, okay? Bago siya pa didiin, pwede natin ganon. Pero kung nakaihi naman, nakita nyo, nababasa naman ng ang ay nakaihi naman yung kids, o kahit na wag na nating yung ipuin ng cotton balls yung genitals, no, malapit sa genitals, kanunin natin, no, para makaihi po ang kids. Okay, tapos pwedeng gumamit ng towel, no, maupo, pwede natin ilagay sa lap ang kids ganyan, no, tapos gamit tayo ng towel kasi mababasa po tayo pag pinadedi natin yung kids kung wala tayong towel, no, lalo na kung anim yan, marami tayong padedi din. Tapos malikot ang kids, no, kaya dapat hawakan siyang mabuti, no, iwasan na malaglag, no, kasi may chance ang biglang tatalon eh, nakahiga kasi ang kids eh. Dali, kukuha pa tayo ng kids. So ito yung mga kids na isasample natin, no, kukunin ko sa bahay. Kinukuha ko kasi yung mga kids sa mother doon, no, lalo na kung bata pa, para iwas sa maapakan, no. Sasample natin sa video vlog natin na ito. Ayan, nasara ko na yung ano na, yung bahay nila dito sa bahay ko. Pinapasok ko sila sa bahay kasi, no. So tara po, sample po natin. Okay, so ito po sa video na ito, ito yung sample natin. Pinadedi na po ito ng mother do, eh, no. Kaya kita niya po meron ng white na ano niya, ayan. Ang ibig ko sa may white na milk na dyan po sa tiyan niya. So para ma-stimulate po 'yon, sandali, meron tayo dapat na bimpo, no. Ito yung bimpo. Bimpo, no. So ang bimpo na ito ay ginagamit ko rin sa paglilinis ng dahon, no. Hindi ko siya sinasabon para baka mapeligro kasi ng mga rabbit. Okay, so mabalik tayo, no. Yan ang stimulate po natin yung tiyan ng rabbit kids, yung ganyan po yung abdomen niya. Ayan, no? Malapit sa genital para ma-stimulate, no. Pwede nating warm cotton ball ang gamitin po natin, no. Sausaw natin sa warm water. Tapos stimulate po natin na ganyan, no, warm cotton ball para umihi po ang ating rabbit kids bago po padidihin. Yan po yung ibig ko sabihin kanina, no, bago at ma-stimulate na umihi ang rabbit, no, na kids upang maiwasan na ano eh, na pagka mamaya hindi siya umihi, no, tapos dededi siya, no, masosobre yung dedi sa gatas at magiging peligro sa rabbit. Kaya nga sa pagpapadede, no, huwag sosobra, no, kung sakto lang kasi pag hindi natin kinontrol, eh baka mamaya masumabog ang dyan ng rabbit. Kaya nga ang sa kung ang mother do magpapadede nito na ilang minuto lang, no, aalis na ang mother do para maiwasan na ma-rapture, no, o umutok ang tiyan ng rabbit kids eh, kasi tayo lang magpapadede, baka sumobra. Okay, so ano pa lang po ito, 3 days old na kids. Tingnan nyo lang po yung laki niya, no? Sakop niya na yung kamay ko, malaki po ang rabbit kids na ito, no? Okay, so ayun, pag na-stimulate na natin, gumamit na tayo ng bottle feeder, no, yung bottle nursery, okay?
pet nursery bottle, no? O yung wala, pwede naman po yung syringe. Pero ang tamang posisyon, dapat nakagilid ang syringe, no? Halimbawa ito, no? Okay, yan po, no? Halimbawa po, yan. Nasa gilid. At huwag kaya ang tatama itong syringe sa ilong kasi may chance ang mapasok yung tubig sa ilong, no? At mag-aaring magdulot ng pneumonia, no? Papasok sa baga yung ano dito po sa gilid na ganyan, no? Okay, so may sucking reflex po kasi ang rabbit, eh, kusa niyang dedidein niya, no? Tapos doon natin dahan-dahang pindutin itong milk, no? Na nandito, no? Magdadrop yan, tapos kusang dedidein ng rabbit kids, ganyan po, paunti-unti yan, no? Timingan po natin, no? Sa battle, mas mahusay po sa battle kasi na-emulate, no? Nagagaya ng battle ang dede ng rabbit, no? Mother do, kaya mas mahusay po yun, no? Ito, mas mahusay ito sa bandang side natin ilalagay. Okay, yan dito po, yan nakaside pong ganyan, no? Pasahit pong ganyan. O sana naman na dedidein ng rabbit hits, no? At saka iwasang malaglag ang rabbit kasi kung ganito ka late house, malaglag sa baba, no? Baka madisigrasya ang ating rabbit kits. Kaya dapat yung aktibo ang ating kamay, no? Yung ating reflex, baka malaglag. O, babalik ko na po, no? Okay, so nakadedi na naman po ito. Op, 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 op. Yan. Okay, so ano pa, patagilid, no? Kasabi ko, tapos iwasang masingot ng ilong yung ng rabbit kits, yung gatas, no? Da, mula sa syringe or sa nursery bottle upang maiwasang ano nga yung magkatubig ang lungs ng rabbit kits. At siyempre, dapat warm ang water, no? Kasi ganun ang gatas ng ina nila, no? Warm yun, maligamgam. Pag sinabi ng warm, medyo maligamgam ang tubig, okay? At kailangan malinis ang tubig. Okay, so ang formula ng water at tubig, gaano ba kadami? Okay, nasa ano po yun, eh? Makikita naman po natin sa binili nating milk formula, no? Sa online kung gaano kadami, no? Pero ako, kung cow's milk, nasubukan nung gumamit ng cow's milk. Ang formula ko sa cow's milk noon, no, 1:1, no, kung isang ganitong scoop na powder ng cow's milk tapos isang scoop na tubig din na ganito, no, 1:1, isang scoop na ganito na water, isang scoop na milk formula, no, all milk powder. Okay, so kung limang ganito na milk powder, limang tubig din na ganito na warm, tapos halo lang po natin, padedi po natin. Okay, so yan po, no? So para maiwasang mamatay ng kids, mag hand feed po tayo or bottle feed. Pero gaya na sabi ko nga, hindi mission masucess pa rin kung sa mismong dede ang mga kids, no? Kasi hindi 100% mabubuhay po natin, lalo na kung first timer po tayong magpapa-handfeed. Magandang araw po sa inyo lahat.